Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Nonito Donaire laban sa angas ng Pinas, General Casimero. Sino kaya sa dalawa ang may iwan sa itaas kung magharap na sila sa ibabaw ng luna? Tatlong mabibigat na pangalan ang nasa itaas sa timbang na 118 pounds o bantamweight division. Ito nga ang unified champion na sinauya Inoue, Nonito Donaire at General Casimero. Sa dibisyong ito ay dito umangat ang pangalan ng mga Pinoy dahil dalawa ang Pinoy World Champion sa dibisyong ito. At ang napaka-exciting na panoorin ang pang-aangas at pang-asar nitong WBO Bantamweight Champion na si General Casimero. Pero sa yugto ng karira ni Casimero sa boxing, ay napapalapit na nitong masakatuparan ang lahat na makalaban itong sinauya Inoue, kung saan ay marami na rin itong Pinoy na pinagapang at pinahirapan. Kaya nitong araw lamang ay hinamon na nito si Casimero na mag-organize na ng laban sa kampo nito. Simbolo na kaya ito ng napakalaking laban? Matagal-tagal na kasi ang hidwaan ng dalawa at dapat tapusin na ito sa ibabaw ng luna. Alam rin natin na naiinis na itong Hapones kay Casimero sa panaybanat nito sa mga media. Marami ng drama ang naging eksena sa labang ito hanggang ngayon ay hindi pa naikasa. Hindi naman natin pwedeng tawagin na si Inoue ang umiiwas kay Casimero. Pwede rin itong kanyang bagong promoter na si Tatang Araw. Hindi gustong madungisan ang malinis na record ng kanyang bagong alaga na unti-unti na rin sumisikat sa Amerika. Sa ibang banda naman, itong laban ni Casimero at Donaire ay mataas ang porsyento nito na paniguradong matutuloy dahil iisa lamang ang humahawak nilang promoter. Pagdating naman sa labanang ito ni Casimero at Donaire ay ito ang unang kasaysayan ng kapwa Pinoy ang maglalaban sa isang unification ng dalawang world title belt. Sa ganitong eksena ay marami rin hindi pabor na maglaban ang kapwa Pinoy, pero wala tayong magagawa kung gusto nilang maglaban. Gusto nilang maging undisputed champion sa dibisyong ito. Matagal-tagal na rin na panahon na walang undisputed champion sa dibisyon. Ngayong apat na ang belt na pinaglalabanan, ay paniguradong maganda pa rin itong panoorin kahit puro Pinoy ang maglalaban. At kung sakaling si Casimero naman at Nauya Inoue ang maglalaban, ay paniguradong kaabang-abang ito dahil nga sa alitan ng dalawang boksingero na umabot na lang ng isang taon. Pagdating naman sa labanan ng dalawang kapwa world champion na Pinoy, ay masasabi natin na bago ito para sa atin sa kanilang dibisyon. Ito ang isang halimbawa na laban. Nakapuha rin itong dalawang fighter na nakalaban ni Senator Manny Pacquiao sa panahong lumalaban pa si Pacquiao sa kanilang dibisyon. Ito nga ang labanan ng kapwa Meksikano. Ito ay sina Marco Antonio Barrera at Juan Manuel Marquez. Nagtagpo ang landas ng dalawa sa Super Featherweight Division, kung saan ito ang panglimang dipinsa ni Marco Antonio Barrera sa kanyang WBC Super Featherweight title. Sa panahong ito ay ito rin ang unang laban ni Marquez. Such a great fighter. Anytime he gets hit with anything, he always comes back with punches. Against Marquez, and Barrera steps forward with a perfect 1-2. Exactly right, Emmanuel, that he doesn't. The crowd goes nuts. Now he's penalizing. Marquez landing the right hand, but you notice he threw a left hook before he threw the right hand this time. And that long and difficult career. Marquez shows his tremendous desire. Our shot. Kaya binawasan ito ng puntos ng third man of the ring, kaya ang panalo. Ganito rin kaya ang makikita natin sa labang Nonito Donaire at General Casimero mga kabusing. Abang-abang na lang tayo mga kabusing kung ano ang naging resulta sa kanilang usapan. Sa ngayon ay umuwi muna ng Pinas itong si General Casimero, pangtanggal ng kamingaw sa kanyang pamilya. So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po!